And then they were wondering, sabi nga nila, bakit itong PhilHealth? Wala pang lumalabas na COA findings. Yun ang sinasabi nila. Nasaan na yung COA findings? Diba? Yeah. Bakit wala pa? Eh, yung halos lahat ng branches na government departments, nilabas nila yung findings. Eh, ito hinihintay namin kung totoo ba na wala silang pera, kung totoo ba yung mga hindi nila binabayaran, let's say, gano'n. Dapat lumabas yon sa findings ng COA. Bakit? Tinatanong din namin. And then, of course, nagsunod-sunod yan. Dumating yung SRA, di ba? Mm. Ang SRA, biniblame kami ni Secretary Duque na nasa amin daw. Well, in fact, totoo lang. Sabi ko, palagay ko, Secretary Duque was misinformed on this by his, yung subordinates niya. At sinasabi sa kanya, nabigay na po namin sa hospitals. Well, in fact, nung kami mag-survey, ang daming hospitals na hindi pa nare-receive. Nandun pa sa region, nandun pa sa provincial offices ng DOH. At hindi pa namin nare-receive. Paano namin i-release yan kung hindi pa namin nare-receive yung mismo pera? And also in some other areas, yun ang actually sumulat ako kay Senator Subiri. Sabi ko, Senator Subiri, hindi totoo yung sinasabi ni Secretary Duque na nasa amin na yan. Tinanong ko, nag-survey kami, and we found out na yung iba, idinadaan po nila sa local government unit. At sinabi doon during the Senate hearing, hindi dapat dumadaan yan sa LGUs. Bakit kailangan dumaan sa LGUs yan? Kaya ang iba po, talagang nagtatagal. Instead na madiretso sa kanila, pagdaan po kasi niyan sa LGUs, ay ano yan eh, ay para ma-disburse nila yan, they will have to do a hearing pa, a board resolution, sanggunian resolution. And then saka pa lang nila ulit i-release yung pera. So another ano yun? Yun ang another red tape.